So stressful! Narinig kong wika ni Sheila. Natatawang napalingon ako rito. Oh, katatapos lang niyang kunin ang sarili niya dito sa newsroom. Mamaya pa ay aalis nito para sa news coverage niya, kaya magbibihis na naman siya. Well, that's life, Sheila. Natawa ko habang pinagpapatuloy ang ginagawa ko. Yeah, she agreed. And with that, everyone laughed including me. Marami-rami na rin kasi kami rito at kararating lang ng iba. Ako rin ay nandito lang at abala sa pananaliksik. Sabado ngayon, kaya bukas na ang day off ko. At dahil nga Sabado ngayon, 8 AM newscast with Atom and Corina. Instead, I am doing some research and getting some important informations that I could use for my coverage that will happen later. My script is ready. I already memorized it. Pero kahit ganun ay kailangan ko pa rin magdala ng backup in case. My day as a news reporter is really unpredictable. Katulad na lamang ngayon, tapos na ako sa coverage ko kaninang alas 7 at tinawag pa ako para sa 5 breaking news. Kaya nanatili lang ako sa news center na mahigit 6 na oras. And now I was called to go to the location where an accident actually happened. At mamayang alas 6 pa yon. Whole day ako ngayon. Mamayang alas 3 ay lalabas na ako sa gusali at pupunta sa lokasyon para sa coverage ko. Hindi naman katulad noon na delikado at minsan na akong natulak, ngunit ngayon ay bagaan-gaan lang. Medyo malayo nga lang at mukhang kalahating oras kami mabiyahin nito. Kailangan kasi namin kuhanan ng actual shot ang mall na nasunog doon. Kamusta nga pala yung nasunog na mall? Rinig kong tanong na kasama kong si Mira, nakatabi ko lang. Nakapunta rin naman kaagad ang mga bumbero after an hour. Kaya nga sobrang laki na kinasiran ng mall hanggang ngayon, ganun pa rin. I answered her. Oh no, paano yung mga tao sa loob? She asked. Doon ko na lang itong inisihan. Nood ka mamayang 6, I will update. I then wink. Nagkibit balikat lang siya at muling humarap sa computer. Pagkatapos ng pag-uusap namin yun ay sakto namang natapos na ako sa ginagawa ko. Nagprint ako ng script na kinabisado ko at ilang impormasyon na makakatulong sa akin sakaling tanungin ako ng studio. 3:30 na nang umalis ako sa cubicle ko para maghanda ng aking sarili. Unlike my typical outfits during weekdays, I am wearing my dark blue polo shirt for my upper na may maliit na logo sa kanang dibdib and a simple black pants. Bumaba na ako ng gusali na tawagan na ako ng team na makakasama ko sa coverage. They provided me a waterproof trench jacket that would be helpful. Saktong alas 5 na ng hapon na makarating kami sa lugar na kung saan naganap ang sunog sa mall. Nanatili muna kami sa van habang ako ay abala sa pagre-review ng script na kailangan kong saluuyin nang maiwasan ko ang pagbabasa sa harap ng camera mamaya. Oh, heto Adele! Nilingon ko si Jake nang kulbitin ako nito. Inilihad niya sa akin ang IFB kaya nakangiti ko yung kinuha sa kanyang kamay. Salamat! I smiled. We were both busy preparing everything. Sinuot ko na rin ang IFB nang mag-alas 6 na. Mayapat na balita pa naman talaga bago ako. At paniguradong maabutan pa ako ng commercial break kaya heto't nagtatanong-tanong muna ako sa mga ilang residenteng makakasalubong ko. Mabuti na nga lang ma'am at nakalabas kami bago mangyari ang aksidente. Sagot ng babaeng kausap ko. Galing ho kayo doon? Gulat kong saad. Tumangon lamang ito. Naku, oo nga po't kasama ko pa talagang apo ko kanina. Mabuti na lang po talaga tumawag sa akin ng mga anak ko na pauwiin na ako. Napakabait talaga ng Panginoon. Pagpapaliwanag nito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin humuhupa ang sunog. Siguro sa kabilang bahagi ay tuluyan ng napatay ang sunog, ngunit sa harap ay talagang nahihirapan ang mga bumberong patayin na sunog. Tinawagan na rin nila ang iba pa nilang kasamahan upang tulungan sila. Ah, sige po, marami salamat po sa pagsagot. Saad ko na lamang sa ale. Alas 11 pa lamang na umaga ito nagsimula. Sobrang laki kasi nitong mall at baka dahil na rin sa mga stocks na nasa loob kaya mas nahihirapan ang mga bumbero. Maya-maya pa ay narinig ko ng pagsalita ng producer namin si Patricia sa suot kong IFB. She just told me to prepare and keep my ear on the IFB. Sinunod ko naman ito at tumayo na sa harap ng camera habang nakatalikod sa nangingitim ng mall. Minutes after, I heard Manuel speaking. Live ngayon si Adele Santiago upang iulat ang sinasabing sunog. Adele,
Magandang gabi sa iyo, Manuel. Nandito ako ngayon sa mismo lugar kung saan naganap ang sunog. Sa makikita niyo sa aking likuran, nangungupas ng kulay ng mall. At hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil ang mga bumbero sa pagpatay sa sunog na kaninang umaga lang ng alas 10 nagsimula. I start talking. Mahigit kumulang 100 ang sugatan at nakaligtas, samantalang 55 ang nasawi. 10 tao naman ang hanggang ngayon hindi pa rin nila nahahanap. Pagpapatuloy ko. Tumigil ako sa pagsasalita na makarinig ako ng hudyat galing sa producer. Mahigit 2 minuto lang ang pagtugtog ng recorded clip na inihanda ko bago nagsalita si Patricia at sinabihan akong ituloy. Hindi katulad kanina, ngayon iunti-unti na ring humuhupa ang sunog dahil nagawa na ito ng estratehiya ng mga bumbero. Tumawag na rin sila na makakasama upang mas mapadali ang pagpatay ng apoy. Balik sa inyo dyan, Manuel. I talk and ended my statement. May sinabi bang dahilan na sunog ang ilan sa mga residenteng nakaligtas, Adele? Ah, oo, Manuel. 6 sa mga nakaligtas ang aming tinanong patungko sa posibleng pinagmulan na sunog. 4 sa kanila ay sinasabing faulty electrical wiring ang naging dahilan ng sunog dahil narinig nilang bigla ang pagsabog ng ilang mga wires habang sila nasa loob kanina. Samantalang ang 2 naman ay sinabing posibleng dahil ito sa mga plastics na nakadisplay sa grocery dahil doon nagmula ang apoy. Sagot ko rito. Maraming salamat, Adel Santiago. Nang sa wakas ay tinapos nitong pag-uusap namin. Ibinaba ko ng hawak kong mic at umikot upang makita ang mall. Tara na, we need to go back to the building. I heard my colleague announce. Sumunod na ako rito at tahimik na pumasok sa van. Nakipagkwentuhan ako sa mga kasamahan ko sa loob ng van habang nagbabiyahe kami pabalik ng gusali. Matulin ang pagpapatakbo nitong driver kaya maaga lang kaming nakabalik. Saglit kami nagtipon para pag-usapan na naging takbo ng programa kanina. Wala naman kami natanggap na negatibo. The team received praises for doing a great job. Pagkatapos namin doon ay bumalik na ako sa newsroom upang kunin ang mga gamit ko at na makauwi na. Iniligpit ko ng mga gamit ko at sandaling inayos ang aking sarili. 8:00 na makalabas ako ng gusali. Nagmamadaling nagtungo ako sa parking area at sumakay na sa kotse ko para umuwi sa kondo at nang makapagpahinga na ako. Mukhang malabong makakauwi ako ngayon dahil sobrang napagod ako galing sa trabaho. Pero sisiguraduhin kong bukas ay maaga akong aalis para makasama ko ang mga anak ko. Nasa gitna pa lang ako ng biyahe ko nang marinig kong pagtunog ng cellphone ko na ngayon nasa phone holder nitong kotse. Saglit kong sinulyapan ang tumawag kaya kumunot ang noo ko na makita kung wala itong pangalan. Inaasahan ko pa namang pangalan ni nanay ang bubungad sa akin dahil paniguradong anak ko ang mga yun. I answered the call to stop the defining ringtone. I waited for the unknown caller to talk first and I turned on the loudspeaker. Hello? Pero namarinig kong boses na yun na bumalat sa buong kotse kay wala sa sariling tinapakan kong preno na sasakyan kaya muntik na akong mapasubsob sa manibela. Mabuti na lang talaga at walang masyadong sasakyan ang nagdadaan dito kung hindi baka maaksidente ako. Adele, are you okay? May nangyari ba dyan? Inis kong tinapunan ang tingin ng cellphone ko nang marinig ko ulit ang boses nito na dahilan muntik ko ng pagka-aksidente. Stop calling me! Bigla akong umirap at papatayo na sana ang tawag pero narinig ko ang boses ng baby Leon ko. Mami! Pero imbis na matuwa, mas lalo lamang kumulo ang dugo ko. Kasama niya ang mga anak ko? Magkasama sila ngayon? Aagawin ba niya mga anak ko sa akin? Nanlaki ang mga mata ko at bahagyang nakaawang ang aking mga labing. Tinignan ang cellphone ko. Anak? I almost whispered. Mami! We super duper miss you! Narinig kong sumigaw siya. His voice echoed at halatang wala ito sa bahay namin. I miss you too, baby. You and princess. Sagot ko. Nasaan ka, baby? Gusto ba niyang ilayo mga anak ko? Try me, Luis. We're going to you, mommy! Narinig kong sagot na anak ko. Ay, princess and daddy is coming. Wait for us, mommy! We're going to spend our family day in your beautiful house inside that building! Dagdag pa ng anak ko. Nanlaki ang mata ko sa gulat. Pupunta kayo dito? Yes po! And I'm so very excited. Please wait us there, mommy! We're going to your building!
Natawa ako sa sinabi ng anak ko at nagsimula na ulit magmaneho. Oh no, baby! That building isn't mommy's house. Hindi ba I told you that's a condominium? Nagbabayad ako ng pagtira ko doon, pagtatama ko sa kanya. He's still wearing my big smile. Narinig kong pag-aan ng anak ko sa kabilang linya. Naiisip ko pa lang ang mukha ng anak kong kinokoreksyonan ko ang sarap pisil-pisilin ng kanyang mga pisngi. Bakit hindi mo nalang bili ng buong building, ma'am? Marami kang pera? Inosenteng tanong na anak ko. Natawa ko. Oh no, baby. Mommy can't afford that building. Panigurado na nakipagkwentuhan na naman to sa kanyang mga kaklase hanggang sa naabot na sa ganitong usapan. But I saw it on your wallet, mommy. You have many, many money. He replied. Para akong baliw dito na tawang-tawa sa kakulitan nitong anak ko. Ito siguro yung huling day off ko na nakalabas kami. Sabi niya sobrang dami raw ng pera sa wallet ko. Kung tutuusin ay 3,000 lang naman talagang dala ko at may 20-20 at may coins pa dahil kagagaling lang namin sa Worlds of Fun noon. It's not enough, baby. I pause and giggle. But don't worry, magtatrabaho pa si mommy para mabili natin yung building na yon. Okay? I continued. No, mommy, you can't. I and Princess don't want you to get tired. Hindi namin nagustong gusaling yun. We have house naman po. My son replied. Look how precious my son is. I'm more than blessed having the twins. Napakabait at maaalalahanin ang mga anak ko. But daddy own a building, anak. I can take you there if you want to. Nalusaw na lang bigla ang ngiti sa mga labi ko nang marinig ko magsalitang lalaking yun. Oh, talaga daddy? Pwede mo ba kaming dalhin doon? Please? Please? Leon blurted. Sure, humingi muna kayo ng permiso sa mama mo bago ko kayo dalhin doon. Narinig kong sagot niya. Natahimik ako. Naiinis na siguro siya ngayon. Baka nga nasusuka na to nang sabihin niya mga salitang yun kanina sa mga anak ko. Alam ko namang napilitan lang yun. Mommy, can we go to daddy's building? My son asked. Ano bang sasabihin ko? Pagbabawalan ko bang mga anak ko? Hahayaan? Ayaw ko makasama nilang lalaki yun ang sila lang tatlo. Baka mamaya bigla-bigla na lamang niyang ilayo sa akin ang mga anak ko. Pero ayaw ko rin naman magtampo sa akin ang mga anak ko dahil lang sa rasong yun. Nagpakola ako ng buntong hininga. Baby, where's Princess? Pagbago ko sa usapan. Nandito siya sa tabi ko, mommy. She's still sleeping and I can't wake her because she's tired of playing kanina po with daddy and me. Sagot ng anak ko. Lumuwag ang paghinga ko dahil nagtagumpay akong iwasan ang usapang yun. Kaya pala, sinamantala niyang pagkakataong makasama ang mga anak ko habang wala ako. Madiskarte. Akala mo naman nagawa na niya yung usapan naming sa uluhin niyang nakapaloob sa librong yun at nang makausap niyang anak ko. Ah, okay baby. Tumikim ako bago ako nagpatuloy. See you baby, I really miss you and I'm excited to be with you and Princess. Pero kailangan kong tapusin ang tawag na to para makapagmaneho ng ligtas si mommy. Oh, okay ma'am, bye po, I love you and see you. Napangiti na lang ako nang marinig ang mga salitang yun mula sa aking anak. I love you too anak, sad ko na lang bago ko tuloy ang pinutol ang linya. Agad kong pinark ang sasakyan ko sa parking area at pumasok sa loob ng condominium. Ibinagsak ko kaagad ang aking sarili sa sofa nang sa wakas ay makapasok na ako rito sa unit ko. Inalis kong ipit sa buhok ko habang nananatili pa rin ang katawan kong nakasandal. I'm not yet tired. I'm stressed. Hindi sa trabaho ko, hindi sa lalaking yun. Mabuti na lang talaga't hindi pa sila nakarating dito. Napabuntong hininga ako bago tumayo at nagtungo sa kusina upang magtimpla ng gatas. 2 PM ang duty ko tuwing Sabado, kaya nakakapagpahinga pa rin ako ng matagal kahit papaano. Gabi nga lang ang uwi ko. Naglakad na ako papaalis ng kusina upang sana ay magtungo sa kwarto at nang makapagbihis na ako. Ngunit bigla ko nakarinig ng pagkatok sa pintuntong unit ko. They here! My babies are here! Mommy! Katulad nga ng inaasahan ko, bumungad sa akin nakangiti kong anak na si Leon. Baby! Tuwang-tuwang tumakbo papunta sa akin na anak ko, kaya napaluhod ako habang nakabuka ang mga kamay ko. Niyakap niya ako. We miss you so much, Mom! Masayang sabi ng anak ko sa pagitan ng aming mga yakap.
I miss you too, babies. So much, sagot ko. Wait, speaking of babies, where's Laura? Nagdanang ilang sandali ay naagaw ng atensyon ko isang imahe nakatayo sa mismong pintuan nitong unit. Kumalas ako sa pagkakayakap sa anak ko at dahan-dahan tumayo na mapansin kong nakatingin pala ito sa amin na anak ko. Hindi ko napansin ng pagdating nito. Inayos ko ang aking pagtayo at saglit itong tiningnan. Maya-maya pa'y lumipat din ito sa anak ko, tulog na tulog sa kanyang mga bisig. Si Mami, I told you Princess is really tired. I heard my son said. Hindi ko na lang ito sinagot at marahang ginulo ang kanyang buhok. Sa huling pagkakataon, ibinalik ko mga mata ko sa lalaking kaharap ko. Nagawa kong kumilos ng formal sa harap niya, na kahit ang totoo ay nagwawala ng buong sistema ko dahil sa napakalalim na titig nito. Pasensya na sa storbo, akin ang anak ko. Paghingi ko ng tawad at humakbang papalapit sa kanya. Ngumiti lang siya at umiling. Hindi, wala yun. Ayos lang ako. Ako nang maghahatid ng anak ko sa kwarto niyo. He casually replied. Otomatikong umiling ang ulo ko habang sinasabi niya mga yun. No, you don't need to. Ako na. I insisted. No, Adele. Galing ka pa sa trabaho. You should rest. Sagot lang niya at inilipat ang tingin sa anak ko. Huwag kang mag-alala sa mga bata. Kumain na sila ng hapunan. Patuloy niya. Bumaba ka agad ang mata ko upang tingnan ang anak kong nakahawak sa kaliwang kamay ko. Yes, ma'am. May dala din kami para sa'yo pero sadly gutom ako kaya kinain ko yun. Sorry, mami. Daldal na ang anak ko. Pinilit kong umiti. Ngayon ko lang napansin ang suot nitong pantulog. He's already wearing a blue pajama. Nilipat kong paningin ko sa kambal nitong karga-karga ng lalaking yun. Pareha sila nakabihis pantulog na. Ma'am, may binili din kaming damit si daddy. Habang papunta kami dito, handa na kami matulog. Mapaglarong sabi na anak ko. Halatang bago ito dahil unang-una ay wala akong maalalang binilhan ko sila ng ganitong disenyo ng damit. Mukhang mahal. Bumalik ang paningin ko sa anak ko. Bagay sa'yo, baby. Sad ko na lang. My baby smiled. Did you already brush your teeth? No, mommy. You know what to do, baby. Naintindihan din kaagad ng anak kong ibig kong ipahiwatig. Tumango ito. Okay po, mommy. I'll just brush my teeth po. I'll be back. Saad ng anak ko. Inilipat nito ang kanyang paningin sa lalaking nasa may pintuan. Daddy, I'll be back po. Please don't leave yet. Pagpapatuloy ng anak ko bago tuluyang tumakbo papasok ng kwarto. Natahimik ang buong sala nang tuluyang kanang narinig ang pagsara ng pintuan ng kwarto. Naiwan kami tatlo rito. Humugot muna ako ng lakas ng loob bago ko tuluyang hinarap ang lalaki ngayon ay buhat-buhat pa rin ang tulog kong anak. Matapang ko itong tiningnan sa mga mata. Akin ang anak ko. Ako na maghahatid sa kanya sa kwarto namin. Sinadya kong diinan ang huling salitang binanggit ko. Nakita kong pag-angat ng libreng kamay nito at maingat na hinagod ang likod ng tulog kong anak. Ako na. Besides, karga ko na rin naman siya. No thanks. Besides, it's our room. Walang tigil siya sa paghaplo sa likod ng anak ko. I saw him purse his lips at parang pinipilit ang sarili na huwag magalit. Alam ko at aware ako na nagiging childish ako dito. Bakit hindi na lang niya ako sigawan at ilabas ang kabaliwan niya? Lihim akong napapasmiyak. Sige. Pero nagulat ako sa sinabi niya. Nanigas ako na magsimula siyang humakbang palapit sa akin at maingat na inilipat ang anak ko sa braso ko. I'm sorry. Umiwas ako ng tingin na makitang inilapit itong mukha sa aking anak at dinampian itong matunog na halikang kanyang pisngi. Nang sa wakas ay lumayo na ito, ibinalik ko sa kanya ang paningin ko. Ah, hindi ka pa pala kumain. Lulutuan kita ng hapunan mo. Napailing ako sa sinabi nito. No need. Kaya ko magluto para sa sarili ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi siya pwede magreklamo sa ugali ko. Well, kilala niya ako. Kapag ayoko, ayoko. Siguro naman naiintindihan niyang ayaw ko siya rito. Tumalikod na ako sa kanya at nagsimula maglakad. Look, you can just stay there inside your bedroom with the twins. I will just call if everything ready na hindi ko na siya pinatapos sa sasabihin niya at agad akong marap sa kanya. Ano bang hindi mo maintindihan sa sinabi ko? Bulalas ko. Muntik na ako magmura nang bigla kong maalala ang aking anak na mahimbing na natutulog sa aking mga bisig.
pero nanatili siyang tulog habang nakatingin ako sa kanya. Napahinga ako ng maluwag. Oh, okay, I am sorry. He again apologized. Napansin ko pagtaas ng dibdib nito at kalaunay nagpakawala ng isang hininga. Wow, he already said that shit 2 times. Inirapan ko na lang ito at tinalikuran na upang magtungo sa kwarto at na makatulog na ng maayos ang anak ko. Pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin ang anak kong si Leon. Nakasalampak na sa kama at tulog na. Ngumiti ako at lumakad patungo sa kama. Maingat kong iniligay ang aking anak na babae sa kama sa tabi ng kanyang kambal at nagtanim ng isang halik sa kanyang noo bago ko inilipat ang aking tingin sa aking anak na lalaki. Tahimik akong ngumiti sa pagtingin sa kanya. Bahagya pa itong nakanga habang ang mga kamay ay pareho ng nasa itaas kaya tumataas na rin ang kanyang suot na pantulog at nakikita ko na ang cute nitong tiyan. Paniguradong hindi na ito nakaabot sa banyo dahil sa antok. Inayos ko na lamang ang pagkakahiga ng anak ko at pareho silang kinumutan. Yumuko ako at marahang dinampian ang halikang noon ng anak ko. Good night, babies! Bulong ko bago tuluyang pinatay ang ilaw na nasa gilid ng kama at naglakad papalabas ng kwarto. They look so adorable with that nightwear. Automatikong nanigas sa mga paa ko nang marinig ko ang boses na yun. Sinundan kong pinanggalingan ang boses niyang yun at nakita itong nakatayo pa rin sa pwesto kung saan ko siya iniwan kanina. Ano pa bang ginagawa mo dito? Inis kong tanong. Ah, hinintay ka? Napabuntong hininga na lamang ako sa sagot nito. Umuwi ka na, I commanded. Baka hinahanap na siya ng kanyang asawa na dating kabit niya. Bitter na kung bitter pero nakakainis lang talaga pag naaalala ko. Ang kakapal na mukha. Sinabi ko sa iyo, magluluto ako para sa hapunan mo. Isinara kong aking mga mata upang pigilan ang sarili ko sa paggawa ng isang bagay na maaari kong pagsisihan. Hindi kita kailangan. Kaya ko magluto ng walang tulong mo, Mr. Vertusio. Pero imbis na magulat siya ay ngumiti lang ito. Magluluto ako ng paborito mong ulam. Remember your favorite picadillo? Stop! Bumalik na naman ang lahat ng mga alaalang gusto ko nang kalimutan. Ginawa kong lahat ng aking makakaya upang makalimutan ang mga alaala na yun tapos darating siya para ipaalala sa akin ng tungkol dito. Nagmamakaawa ako sa iyo, Mr. Vertusio. Umalis ka na? See? Ako na naman na nagmamakaawa. Parati naman eh. Adele. May sasabihin siya pero kaagad ko tong pinutol. Enough, Bertusio! Mabuti na lang talaga't hindi na ito nagsalita. Nang maibalik kong paningin ko rito, ay sakto naman nakatingin siya sa akin kaya nagtama ang mga mata namin. Umuwi ka na. Someone might need you now. Mahinahon kong wika. Why can't I just say the goddamn word? Huwag mo sabihin na sasaktan ka pa rin, Adele. Oo, marahil kailangan mo na tulong ng isang tao galing ka sa trabaho at halatang pagod ka. Kaya hinayaan mo ako ipagluto kita na makakain mo. Git pa nito na nagpatigil sa akin. Galing ka rin sa trabaho at katulad ko, paniguradong pagod ka rin. Kaya umuwi ka na. It's nothing. 5 oras lang ako sa trabaho dahil tinawagan ako ng mga anak natin. Natin? Dapat ba ako maging masaya na marinig sa kanyang salitang yun? Napangisi ako habang umiiling ang aking ulo nang maintindihan kong sinabi nito. Ah, gusto mong pasalamatan kita dahil sa paghatid mo sa mga anak ko rito? Alright then. Thank you. Sarkastikong wika ako. Sorry sa abala, hindi ko naman kasi sinabing ihatid mo sila dito. Pero ginawa mo na eh. You want me to pay you for the gasoline? I added. Alam kong hindi magpupumilit ang mga anak kong pumunta rito. Lalo na talam nilang makakaistorbo sila. And now, he's telling me that my children called him? Kaya ba siya pumunta sa probinsya at dinala rito ang mga anak ko dahil pinilit niya sila? Napansin kong pag-iba ng timpla ng mukha nito. Nalusaw ang kanina'y nanliliwanag nitong mukha at biglang naging seryoso na parabang nainsulto ito sa sinabi ko. Nilamon ko ang sariling laway at iniwasan ang kanyang paningin. Hindi ko kailangan na tulong mo. Pwede ka na umalis ngayon, I said in finality. Hindi siya sumagot. Wala na rin ako iba pang sasabihin kaya tumalikod na ako para sana magtungo sa kusina nang bigla itong magsalita. Alright, inumin mo na lang tong gatas mo, he said and leaned to reach for the mug. Lumakad siya patungo sa akin at binigay sa akin ng mug. Nakatingin lamang ako sa kami nitong hawak-hawak ang baso ko. Pagkatapos ay lumipat ang mga mata ko sa kanyang mukha
kasabay ng pagbawi ko sa kanyang hawak. "Now go," I announced. But to my disappointment, nagiling lang siya ng ulo at hindi inalis ang tingin sa akin. "Finish that first," he said. "Mamaya ako nauubusin to kapag nakaalis ka na," sagot ko. "Paano yan? Hindi rin ako aalis dito hanggat hindi mo yan nauubos." He grinned. Palihim ako napasinghap sa sinabi nito. "What the heck?" Pinilit ko maging kalmado sa harap niya. "Hindi ako nakikipaglokohan." "Hindi rin ako nagbibiro, Adele." Puno na seryoso niyang wika. "Ano bang pinagsasabi niya? Pwede bang umalis na lang siya at huwag nang magpakita pa ulit sa akin?" "Hell, Liv! Not until I see you drinking that milk." Napailing na lamang ako. "Buiset, he really likes to annoy me." "Fine, kung ito lang naman pala ang tanging paraan para umalis siya rito." Without breaking my deadly glare, I drank all the remaining milk left in my mug. "There, happy?" Singhal ko rito matapos kong lagukin ang gatas na timpla ko. "Of course, he's happy. It's freaking obvious. He's now smiling like an idiot while looking at me." "More than happy," he answered. Hindi ko pinansin ang naiinis nitong ngiti at tinuro ko ang pintuan palabas nitong unit ko. "Now leave," I ordered. "Alright, goodbye then. Pakisabi na lang sa kambal na goodnight. Kiss them for me." "Sino ka para utusan ako?" I crossed my arms. "Ikaw ang ina ng mga anak ko," he answered. And with that, iniwas ko mga mata ko sa mukha nito. I knew to myself that I'm expecting for more than that. "Fine, now go," I shouted in annoyance. "His wife is waiting for him, and that's for sure. Hindi ko alam at baka may anak na sila, kaya they need him." "Okay, bye, Adele." Lumakad siya at sa wakas ay lumabas mula sa aking unit. Nakaharap siya sa akin at nag-wave ng kamay pero kaagad kong sinara ang pintuan. Ilang segundo ako nakatayo sa harap ng pintuan upang masiguradong nakaalis na siya. Maya-maya ay napahinga ako ng maluwag nang marinig ko ang mga hakbang ng mga sapatos itong papaalis na. Naglakad na ulit ako upang magtungo sa kusina at nang makapagluto na ng hapunan. Kanina pa naman talaga ako ginugutom. Hindi kasi ako nakakain ng maayos dahil kinakailangan ko pang tapusin ang paglipon ng importanteng mga clips at voiceovers ko na ginamit ko kanina sa coverage. Nag-isa lang ako ng kanin at nagluto ako ng 3 piraso ng sausage bilang ulam ko. Tahimik lang akong kumakain doon hanggang sa matapos na ako. Dumiretso kaagad ako ng kwarto at pumasok ng banyo upang saglit na maghugas ng katawan at para magbihis na rin. Nang makalabas na ako ng banyo ay dumiretso kaagad ako sa kama upang tabihan ng mga anak ko, ngunit laking gulat ko na makita kong si Laura na lang ang nandoon. Hindi ko mahagilap ang kakambal nito rito sa kwarto kaya lumabas ako at nagtungo sa sala. "Leon, baby," I called. Wala ako natanggap na pagtugon galing sa anak ko hanggang sa nakarating ako ng sala at naabutan ko ito nakaupo sa sofang nandoon. Nakatungo ang anak ko habang bahagyang gumagalaw ang mga balikat nito na parabang umiiyak. I stiffen when that hypothesis suddenly popped in my mind. Natatarantang naglakad ako papalapit sa anak ko at tinabihan ito sa upuan. "Damn, my son is really crying." Wala akong idea kung bakit biglang umiyak ang aking anak. "Leon," sinubukan kong kunin ang kanyang pansin. Ipinalibot kong braso ko sa balikat ng anak ko. "Baby, why are you here? Why are you crying? Are you having a bad dream?" Kalmado kong tanong. Nag-iling lang ng ulo si Leon at tumingin sa akin. Doon ko lang nakita ang mga mugto niyang mga mata dahil sa luha. Namumula ng mga mata at pisngi nito habang ang kanyang mga labi ay mariing magkadikit. Tila natunaw ang puso ko dahil sa nakita. Marahan kong hinawakan ang kanyang pisngi at maingat na pinunasan ang kanyang mga luha. "Shh! Bakit umiiyak ang baby ko?" Nag-aalala kong tanong. "I never saw my baby cried hard. Oh my, like this." Kung kanina ay tahimik lamang ito at halatang pinipigilan lamang niya ang paghikbi, ngayon ay dumadagundong sa loob nitong unit ang paghagulhol ng anak ko. Niyakap ko siya habang isang kamay ko hinahagod ang kanyang likod. "Nasaan po si Daddy?" Ang simpleng tanong na yon ay nagpatigil sa akin. "Pinangako po niya na hindi po siya uuwi." It was his father, ang dahilan kung bakit umiiyak ngayon ang anak ko. But baby, it's already late and he needs to go home.
Pero alam ko namang hindi iiyak ang anak ko kung sana hindi ko lang ito pinaalis. Pero sinabi ko kay Daddy na hintayin niya ako. I and Laura didn't even said goodbye and goodnight and kiss him. He then sobbed. I smiled as I remember something. Because you fell asleep, anak. Don't worry, he'll already kiss and said goodnight to you while you're sleeping. Now stop crying na, pagsisinungaling ko. If that's the only way to comfort my son. I'm sorry, baby. Mommy's a big liar. I just can't stop my anger towards your father to the point that I made you cry. He did? I flashed him a sweet smile. I traveled my right hand from his back to his hair and gently played with it. Yes, baby. Now let's go at baka magising ang prinsesa natin at hanapin tayo. Sagot ko. Lumuwag ang paghinga ko na makita ang tumango ito. Kinarga ko ito at nagsimula na maglakad pabalik ng kwarto. Bakit kaya pilit na lumalapit si Luis kay Adele? Gayun may bago na itong asawa. Magawa kaya makipagkasundo ni Adele kay Luis alang-alang sa kanyang mga anak? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.